Ang mga kawikaan ni Solomon, Chapter 30. Ang mga salita ni Agur na anak ni Jake, sa makatuwid bagay ang hula. Ang lalaki ay nagsalita kay Ithiel at kay Ukol. Tunay na ako ay higit na hangal kaysa sino mang tao, at wala akong unawa ng tao. Hindi ako natuto ng karunungan, di may kaalaman man sa banal. Sino ang umakyat sa langit o bumaba? Sinong nagtipon ng hangin sa kanyang mga kamao? Sinong nagbigkis ng tubig sa isang damit? Sinong nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong masasabi? Bawat salita ng Diyos ay dalisay. Siya ay isang palasag sa kanila na nagsisitiwala sa kanya. Huwag kang magdagdag sa kanyang mga salita. Baka sawayin ka niya. Ikaw ay masumpungang sinungaling. Dalawang bagay ang hiniling ko sa iyo, huwag mong ipagkait sa akin bago ako mamatay. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahirapan o kayamanan man. Kakainin mo ako ng pagkain na maginhawa para sa akin. Baka ako'y mabusog at ikaila ka at sabihin sino ang Panginoon, o baka ako ay dukha at magnakaw at gamitin ang pangalan ng aking Diyos sa walang kabuluhan. Huwag mong akusahan ang alipin sa kanyang Panginoon. Baka siya ay sumpain ka at ikaw ay masumpungang nagkasala. May isang henerasyon na sinusumpa ang kanilang ama at hindi pinagpapala ang kanilang ina. May isang henerasyon na malinis sa kanilang sariling mga mata at gayon may hindi nahuhugasan sa kanilang karumihan. May isang henerasyon o pagkataas ng kanilang mga mata at ang kanilang mga talukap ay nakataas. May isang henerasyon na ang mga ngipin ay parang mga tabak at ang kanilang mga panga ay parang mga kutsilyo upang lamunin ang dukha mula sa lupa at ang magpagkailangan sa gitna ng mga tao. Ang horse leech ay may dalawang anak na babae na sumisigaw, "Bigyan, bigyan." May tatlong bagay na hindi kailanman nakokontento. Oo, apat na bagay na hindi nagsasabi, "Ito ay sapat na." Ang libingan at ang baog na sinapupunan, ang lupa na hindi napupuno ng tubig, at ang apoy na hindi nagsasabi, ito ay sapat na. Ang mata na nanunuya sa kanyang ama at humahamak na sumunod sa kanyang ina ay pupulutin ng mga uwak sa libis at kakainin ng mga batang agila. May tatlong bagay na totoong kamangha-mangha para sa akin. Oo, apat na hindi ko nalalaman. Ang daan ng agila sa himpapawid, ang daan ng ahas sa ibabaw ng bato, ang daan ng barko sa gitna ng dagat, at ang paraan ng isang lalaki sa isang dalaga. Ganyan ang lakad ng babaeng mga ngalinya. Siya'y kumakain at nagpupunas ng kanyang bibig at nagsasabi, "Wala akong ginawang kasamaan." Sa tatlong bagay, ang lupa ay nababagabag, at dahil sa apat na hindi niya kayang tiisin. Para sa isang tagapaglingkod kapag siya ay nagahari at ang mangmang kapag siya ay busog sa karne. Para sa isang kasuklam-suklam na babae kapag siya ay may asawa at isang tagapaglingkod na babae na tagapagmana ng kanyang may bahay. May apat na bagay na maliit sa lupa ngunit sila ay totoong matatalino. Ang langgam ay bayang hindi malakas. Ngayon may naghahanda sila ng kanilang pagkain sa tag-araw. Ang mga kuneho ay isang mahinang bayan, gayon may ginagawa nila ang kanilang mga bahay sa mga bato. Ang mga balang ay walang hari, gayon may nagsisilabas silang lahat na pulutong. Ang gagamba ay umahawak ng kanyang mga kamay at nasa mga palasyo ng mga hari. May tatlong bagay na mabuti, oo apat na maganda sa paglakad. Isang leon na pinakamalakas sa mga hayo at hindi tumataliko dahil sa kaninuman. Isang greyhound, isang lalaking kambing din, at isang hari na laban sa kanya ay walang bumabang. Kung ikaw ay gumawa ng kamangmangan sa pagmamataas ng iyong sarili, o kung ikaw ay nag-isip ng masama, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong bibig. Tunay na ang paghahalo ng gatas ay naglalabas ng mantikilya, at ang pagpiga sa ilong ay naglalabas ng dugo. Sa gayoy ang pagpilit sa puot ay nagdudulot ng pagtatalo.